Iniyak ng mga transport operator sa Central Visayas nitong Webes, July 20, na hindi magkakaroon ng transport strike, partikular na sa Lunes, na mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang iba't ibang transport group sa Cebu ay nagpahayag ng kanilang pagtutol sa plano ng grupong manibela na magsagawa ng tatlong araw na transport strike mula July 24 hanggang July 26 bilang protesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng gobyerno. Sa kanyang liham sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB7, iniyak sa ahensya ni Julie Flores, Chair ng Cebu Provincial Operators Transport Cooperative o CPOTC, na hindi sila sasali sa nationwide strike. Sinabi ni Flores ng CPOTC ay isang transport cooperative na inorganisa sa ilalim ng Cooperative Development Authority ay nais na ipahayag ang kanilang kabuang suporta para sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Iniyak din ng Cebu Alpha Omega Transcorp, Kaluha Twin Trading and Services Corp, Red Deeps 8 Transportation Corp, ang Federation of Cebu Transport Cooperatives o FCTC, Cebu Sebastian Liner Corp at ang Danao Shuttle Multipurpose Cooperative na walang transport strike sa susunod na linggo. Sinabi ng FCTC na ang organisasyon ay nakikisa sa mga commuter at hindi kinukonsinte ang anumang uri ng transport disruption na makakaapekto sa productivity ng mga commuter. Nagpadala rin ang liham ang Danao Shuttle Multipurpose Cooperative sa LTFRB7 na nagsasaad ng kanilang polisiya laban sa mga transport strike. Pinuli naman ni LTFRB7 Regional Director Eduardo Montialto Jr. ang transport group sa kanilang unanimous stance laban sa transport strike.